Ayan, alas dos pa lang, naka-ready na kami na magkarga ng mga bagahe. At ito na nga, papasok na kami ng Surigao Port. Mag-alas 5 na yan guys, kasi sabi alas 6 daw yung larga ng barko papuntang San Isidro Port. Ayan, hinara na kami ng gwardya. Ayan. Pagkatapos niyan, eto na nga. Nasa loob na kami ng barko. Ayan, punong-puno yan guys. Ang daming pasahero, ang daming sasakyan. Ayan, ikutin niyo nyo. Oh. Oh, puno po yan ang sasakyan. Halo-halo po yan, mga sasakyan yan. At eto na nga, umalis na kami. Mag-aalas 6 na yun guys. Yun oh. Hello guys, kanina pala pagkababa namin doon sa port, sa unahan lang guys may kainan doon, kumain muna kami saglit. At pagkatapos namin kumain, at ito na nga, kabiyahe na tayo guys. Ngayon, simula na ng bakbakan to. Mahaba pang biyahe to, kaya laban lang hanggang sa makarating. Sige, mamaya ulit mga guys. Bye-bye. Guys, madadaanan pala na itong mahirap na kalsada, yung paaho na sobrang liko, you know. Ito guys, oh, yun. Kung mapapansin nyo guys, may ginagawang kalsada doon, padiretso yun doon, tagos yun doon sa kabila din, na yung daanan din naman natin mamaya. Grabe si Iko din yun. So ayan, makikita natin mamaya guys, tingnan natin yun. Kaya marami nagdidisgrasya doon guys, kasi palusong siya, pababa. Tapos pagdating doon sa pinakababana, sa babana, bigla siyang parang siko talaga. Ayan guys, ito makikita niyo to. Ayan o. Tagos yun sa kabila, itong ginagawang kalsado, tagos to. Patiritso doon. Ayan guys, ayo. Tira mo yan. Kung mapapansin niyo, may mga sira-sira na yung mga harang niyan. Kasi maraming disklase dyan, may nanghuhulog. Karamihan dyan, mga bus, mga truck. Kasi ang hirap talaga na kalsada, lalo kung maulan.
namin yung San Francisco na lugar. Ito yung lugar ng uncle ko. Shout out to you, Uncle Eugene Subang. Ayun, nadaanan na namin yung lugar niyo. Napakaganda pala. Yun lang, mamaya ulit. Bye-bye. Almost 1 hour din bago nakarating ng Liloan. Susunod naman itong tatahakin natin guys ay ang Tacloban. Madadaanan natin yung famous na bridge. So yun na muna. Mamaya ulit. Bye bye. Ito nga pala guys, padadaanan natin yung Agas-Agas Bridge. Ito yung tulay na mataas. Kaso yung ilog, may ilog siya kaso walang tubig yung ilog. So yun guys, oh, makikita natin dito. Kung gusto mo mag-picture dyan, kailangan mo maglakad. Bawal po kasi dito pumarada. Alam mo, bawal po kasi nakakakos kasi ng traffic yan pag magpapark ka dito. So yun guys, so tingnan nyo, yun, oh, puro puno po yung sa baba, wala po kasi tubig dyan. Yun, kung gusto mo magpa-picture, bago ka makarating ng tulay, mag-park ka na doon, maglakad na kayo. Yun guys, oh, hindi namin, hindi na kayo bumaba dyan kasi nagmamadali kami para hindi kami gabihin masyado kapunta ng ale. Eto na nga guys, nakarating na kami ng Tacloban. Welcome to Tacloban City. Eto guys, pagtawid namin, akala ko paparahin kami ng pulis, you know. Pala natatawid lang pala siya. Kinabahan din ako doon. Eto na nga guys. Ayan, video-video muna tayo. May kasama kaming bata dyan, ayun o. Makulit na bata yan. At ang aking driver for today, yun, ang aking butihing prinsesa. So, ayan. Nasa proper na kami ng Tacloban. Kaso, biglang nag-lock, may pasaway doon. Nakasasakyan yung naka-itim na yun. Ayan, ayan. O, dumiretso pa talaga. O, ayan. O, ano na? O, paano yan? O. Ay, nako. Ayun, pinata siya ng guard.
Kasi hindi kami makatawid, hindi rin siya makatawid kasi nag-lock. At dyan guys, naghahanap kami ng makakain. Time check tayo, 11:54. So mga alas 12 na, so naghahanap kami ng makainom dyan. At eto na nga! Pagkatapos namin kumain, largwat siya ulit. Larga ulit. Papunta na ng Allen. Ito, ito. Living Tacloban City. So, alam nyo na guys. So, time check, 12:45. Madadaanan na natin yung famous na bridge. So, yun. Sabi nila maganda daw yung pag araw, makikita mo talaga lahat ng tanawin dun sa baba. Ayan na guys. OMG. Malayo pala, matatanong mo na oh. Wow. Kaya talaga hindi pinagtataka guys. Isa sa pinakamagandang tunay sa Pilipinas to. Oh. Yun guys, makikita nyo yan oh. Grabe. Mapapaamis ka talaga dyan guys. Lalo na siguro pag gabi kasi maraming ilaw ata to pag gabi eh. So yan. Tamang tingin-tingin lang tayo sa gidlin yan. Kita mo yung mga views sa gilid oh. Oh. Grabe, ang ganda. Hindi ko alam kung ilang kilometro to. Comment nyo na lang guys. Bawal daw ata din mag-park dito eh, mag-huminto dito eh. Malimala lang siguro sa motor, baka pwede kasi motor, ano naman yung motor eh. Maliit. So, yun no. Tsaka makikita mo yung mga ano, parang may palaisdaan din sa gilid nila oh. Siguro mga bangus o tilapia dyan ang ano, binubuhay nila. Ayan o. Oh. Oh. Dami mga mangrove. Ganda talaga. Maganda dito, madaling araw, umaga talaga mag-jogging. Tapos sabay ano, video-video. Oh. Ganda. Amazing. Talaga mapapa-amaze ka talaga dito guys. Ang ganda ng tulay na to. Yun. Mapapabilis talaga ang biyahe pag may mga ganito. Sana yung Allen naman, ano? Papuntang Matlog. Malagyan ng tulay. Stay na guys. O, pababa na tayo ng tulay. At ito na nga. Papunta na tayo ng Allen. Itong sa kanan daw guys ay papunta ata ng ano yan, ng Giwan. Giwan sa amin, hindi ko alam kung gaano kalayo yun. Basta yun daw yun, papunta ng sama yun sa kanan. At ito naman dito sa kaliwa, yung dinaanan natin ngayon, tutumbagin natin ngayon. Yun ay papunta na tayo ng Allen. So yun daw muna guys, mamaya ulit. Bye bye! Noybe na, nakatatay na kami ng dapport. At ito na nga, buti na lang may isang slot pa at nakahapon kami. Buti na lang talaga sa awa ng Diyos. Swerte. At ito na nga, sasakay na kami na barko.
At ayun, matapos ang kulang-kulang 2 oras na biyahe, nakarating na rin kami ng Matnog Port. So ayun guys, mamaya-maya pinauna muna yung sa gitna ng mga sasakyan bago yung mga private na sa gilid. So ayun guys, medyo ano na yan dyan, alas 3 na ata. Kasi nakasakay kami ng barko nung kanina, alas 12 na yan eh. Mahigit. Kasi sa dami rin talaga ng pasahero. So inantay pa namin yung isang barko nila kanina. So yung alas 12 na kami nakaalis doon. So ito na nga, pababa na kami. Dahan-dahan lang tayo guys, baka pili kumalon. Naku po, masisira yung sasakyan. Ayan na nga, ayan na. Timing lang, sabi ni Chocks. Timing lang tayo, timing. Buti na lang talaga dito, hindi mahalon. Ayan. Sa awa ng Diyos, ligtas naman kami, nakababa. Daming bus. So, nasa Sursogon na tayo, papunta tayo ng Sursogon. Guys, ang daming mga truck talaga. Pag December talaga dito guys, pag galing ka ng Manila papuntang Mindanao, naku po, grabe yan. Mahirapan makasakay ng bako, grabe. Lalo na yung mga truck, kawawa na lang, mga ilang araw sila nasa gilid ng ano, kalsada. Mamaya madaan natin sila mamaya. May mga truck para makikita mamaya dyan. Ayun. Medyo pagdating dito sa Sursogon guys, maulan. Hindi na kaya doon sa kanina na daanan natin namin. Hindi naman maulan. Ayan muna guys, mamaya ulit. Bye bye. Oh,
At ito na nga, na-traffic kami kasi may ginagawa ang mga kalsada pala. Diyan guys, medyo muna tagalan kami diyan. Siguro mga ilang minuto na kami diyan. Ginagawa kasi ang kalsada. Nakakainis lang kasi si Waze, hindi kami dinaan sa diversion road. Dinaan kami sa national road. Oh my god, kaya yan. Ang daming ginagawa ang kalsada dito sa may Quezon na to eh. So, medyo matagalan talaga kami. Hindi na namin nadaanan yung zigzag road eh. Nakakainis si Waze. Imbis na para mapabilis yung biyahe, doon kami dinaan sa National Road. Ayan o guys, oh. Hindi naman dapat ako dyan dadaan. Dapat doon ako sa diversion road sa may mga bundok doon. Eh wala eh. Sumunod lang ako kay Waze. Hindi ko kasi alam kung kabisado din dito. So, ayun. Baka matatagalan to. Mga gabi na yung makarating kami ng, ano, ng Manila. So, yun muna guys. Bye-bye. Nasa Lucena na ano. Lucena City. Yung rotonda. At sabi ni Waze, dadaan daw kami, doon daw kung ipapadaan niya sa ano. Sa Riaya Bypass Road. So, medyo malapit-lapit na ng konti. Malapit-lapit na kami ng konti ng Manila. Konti ng, konting push na lang. At ito, pa-highway na tayo. Makikita nyo Manila. 120 kilometers na lang. So, mahaba-haba pa yun guys. 3 oras din yun, 120. Depende sa takbo. So, sige, konti na lang. Laban. Laban lang tayo sa makarating. Ayan guys, nakarating na kami sa Laguna. Nandito na kami, nasa SM San Pablo na kami. SM San Pablo. So konti na lang guys, malapit na. Malapit na kami makauwi. Dadaan kami ng, sa unahan dadaan kami ng mag-exit kami dyan sa SLEX. So, yun na muna guys. Bye-bye. We'll be right back.
ito na nga sa wakas guys, makaka-uwi na rin kami, makakarating na kami dito sa sukat. Malapit na yung sukat exit. So grabe yung biyahe na yun. Dalawang araw, dalawang gabi. Grabe, nakakapagod talaga. Konti lang yung tulog mo kasi halos ikaw lahat na nagdo-drive, nagmamaneho. So thank you pa rin kasi ligtas na karating. So yun lang guys. So thank you sa panonood. Paki-follow, subscribe, like and share na lang guys. Thank you sa panonood guys. Maraming salamat. See you on my next vlog. Bye-bye. Oh.